sa mga napapanahong kaganapan, makatotohan ng komentaryo at tunay na public service. Usapin sa kalusugan, entertainment, mga gimmick at papremyo. Lahat ng yan, narito sa 8 Tri-Media Broadcasting Network, ang himpilan ng bawat Pilipino. This program is brought to you by 8 Tri-Media Pro Incorporated. Ang mga pahayag na inyong maririnig sa susunod na programa ay hindi sumasalamin sa himpilan 8 Tri-Media Broadcasting Network maging sa pamunuan nito. Bagkos, ang mga komentaryo at pagpuna ng mga host at panauhin ng programang ito ay galing sa kanilang sariling pananaw, opinyon, paniniwala at kaugalian at hindi idinikta ng 8 Tri-Media Broadcasting Network. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik. The doctor is on air. Dito sa Klinika On Air, usapang pangkalusugan, ihahatid ang tamang gabay sa pangangalaga ng ating katawan. Klinika On Air, pangungunahan ng mga eksperto sa kalusugan, mga pinagkakatiwalaan at magagaling na doktor ng ating bansa, respetado at kinikilala sa kani-kanilang larangan sa medisina. Dr. Charlie Mendez, Dr. Ray Salinel Jr. at Dr. Edwin Bien. Klinika On Air, makinig Lunes hanggang Biyernes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi, dito sa DZRJ 810, hatid sa inyo ng 8 Tri-Media Broadcasting Network. Evening everyone, welcome to Clinical on Air Thursday Edition with Ryan George. At syempre, kasama natin ang walang ibang napakagandang doktora na si Doktora Cecil Catapa. Siyempre, pinalakpakan yung sarili, di ba? Ayun, good evening, Doc. Hi, Georgie. Anong walita? Ano well, ba ngayon, di ba? Ngayon ay July 28, 2016. Mm-hmm. Ngayon ay nagsa-celebrate ang mundo ng World HEPA Day. So happy sila na may HEPA sila? Hindi naman, Doc. Kailangan lang pagpapaalala daw sa mga tao na ang tema ng celebration ngayon ay infant vaccination within 24 hours of birth to with hepatitis vaccine. Actually, alam mo, nabanggit may HEPA, so diba, liver problem yan, hepatitis. Mm. So kanina, ini-scroll ko yung Facebook ko, meron ako unread messages. Mm. Apparently, a very good friend died last May from hepatitis. B. Kaya ang sakit sa ng ulo ko kasi nalulungkot ako. Nako, oo. Kaya nga, importante ang vaccination. So siguro, nagsa-celebrate to raise awareness. Diba? Tapos, Dok, alam mo ba na nabalitaan ko na nabasa ko kanina sa dyaryo na ang taas ng dengue case ngayon sa Pilipinas. Tag-ulan. 36% up. Diba? Yun. Kaya mag-ingat-ingat yung ating mga listeners at viewers. Ang mga matataas na cases daw is Calabarzon, Central Visayas, Central Luzon. Oh, the usual. Oo. Oh, the usual. So, yung areas na to, di ba? Sa Metro Manila yan, syempre, alam mo naman. Kung saan merong still water, yung dito mga ito. Oo, kaya dapat kalinisan. Anal. Saka di ba, meron na ngayong vaccine na for dengue. Oo, paulit-ulit naman sinasabi na iwasin yung may mga tubig na nagpupul, di ba? Oo, kaya mag-ingat-ingat. Anyway, pero ngayong gabi naman sa Clinica on Air ay medyo kakaiba tayo, Doc, no? Oo, kasi ang pag-uusapan natin, di ba, kagaya ko, 1 kilo ang mukha, ang makeup ko araw-araw. So, importante na ang makeup na ginagamit mo eh, hindi nakakasira ng balat mo. Mm-hmm. Hindi ka nagkakasakit dala ng pagmi-makeup mo. Mm-hmm. Di ba? So, yun ang medical aspect ng pagmi-makeup. Kung magpapaganda ka, huwag mong sasaktan yung sarili. Huwag mong sasaktan yung sarili mo in the sense na magkaka-fungal infection ka. Correct. O, iba naman, allergic sa makeup. So, dapat gawing tama, di ba? Yung pag-a-apply nun. There's the right way. At dito sa Clinica on Air. Tamang pag-a-apply at saka, paano pag-aalaga ng makeup mo para hindi ka magkasakit sa balat. Yes. At ibibigay natin yan, no? I-discuss natin yan ngayong gabi. At kasama natin ngayong gabi ay isang special na panauhin. She's been in the beauty industry ng 9 na taon na, Doc, no? And then she's known by her clients na expert, especially dun sa face, no? Makeup. Oh, so yan. Diba? Tapos, ang dami niya ng makeover professionally. So, brides, mga debutants, and all. She's also expanded into theater, TV commercials, print ads,
even teleseries and movies. So talagang ang dami na nitong kliyente. Oh, kaya tayo, yung bisita natin yung expert. Yes. Diba? Tapos, kumbaga, generally, maliban sa face, meron pang mga ibang trend na pinag-aralan siya. No? But later, we'll discuss about that. Uso kasi yan. Kaya natin hinatak din dito ngayon yan kasi usong-uso ngayon yan. Yes, so maraming trend. So, hindi na natin patatagalin ang ating guest for tonight para tulungan tayong mag-explain at sumagot sa inyong mga katanungan ay si Miss Carlan Teng. Hello, good evening po sa lahat ng nanonood ng Klinika on Air at ng Klinika. Master ko na yung applause eh. Kaya pala palak mo. Hanggang mamaya may balak. Good evening, Carlan. Gandang gabi po. Good evening, Carlan. Carlan, ganito, di ba? Ako kasi may untoward experience. Meron akong magandang experience sa mineral makeup. One day, kasi I do not go out without makeup. Parati ako naka-makeup. So, minsan may kuliti ako. Actually, hindi ako naniniwala sa mineral makeup. So, may kuliti ako. Sabi ko, Chuck, hindi ako makakamagpag-makeup. Paano ba to? So, isip ako naisip. Ah, naalala ko, may mineral eyeliner ako. Sabi ko, for what it's worth, sabi ko, may try nga, baka nga mag-heal. So, alam mo ba, ang mineral makeup has healing properties. Mm-hmm. So, ang ginamit ko yung eyeliner, the next day, wala na yung kuliti ko. Ganyan ka-valuable ang mineral makeup. Diba? Now, ganyan natin, din siya ka-effective. Tanungin ba natin si Carla naman, ano ba ang kaibahan nitong mineral makeup na to sa mga regular makeup that we see in the stores? Yung mineral makeup po kasi, doktora, bali, meron na siyang kasamang skincare, lalo-lalo na ngayon, yung trend natin ngayon, like yung mga Korean brands na makeup, infused na siya with more on skincare na siya. So kung hindi kayo leaning towards sa mga heavy makeup, mineral makeup is a good choice. Oh, tsaka yung minerals that are present in the makeup. In the makeup itself. Mm-hmm. Yeah. So, has anti-inflammatory properties. Yes. Meron siyang meron siyang calming properties. So bagay ito na rin whitening properties pa nga. Ito na rin yung trend do mas organic. Sunblock. At may sunblock na rin. Oh, non-natural from minerals, hindi yung synthetic or chemical source or manufactured, di ba? Oh, saka synthetic mas delikado. Dapat doktora, pina-practice natin yung good hygiene with our makeup. Oo. Like we should. Sige, check. Paano yung paka-explain sa ating mga simulan natin sa brushes. Yes. Yan. Dapat winawash siya regularly. Like for us, kaming mga makeup artists, after namin gamitin sa isang client, hinuhugasan namin siya pag uwi sa bahay. Anong ginagamit yung pang-wash? May baby, pwede namin gamitin yung baby shampoo o kaya may mga ibang soap na pwede siyang gamitin pang hugas and then you let it air dry lang. Baby shampoo? Ako kasi ginagamit ko yung Joy. Pwede rin siya. Antibacterial kasi para diba. Dishwashing. Inisip ko kasi antibacterial pwede yun. Pwede po talaga siya, doktora. Kasi like yung mga liquid foundation, mahirap siya tanggalin sa mga synthetic brushes. Mm. Oo, so, ang hirap. Lalo na yung yung cream foundation. Yes. Talagang makapit siya sa mga brush. So, pwede siyang gamitin pang tanggal. Lalo yung mga concealer, no? Oo. Pag hindi mo kasi linisin, syempre, yung mga organism, microorganism, yes. Bacteria. Tapos gagamitin namin sa ibang clients. Numero uno na yun po. Tsaka transmission of diseases. Yes. Then, kasi alam mo, di ba, wart. Kawa yun. So, pag ginamit mo yung sponge sa akin at may wart ako at ginamit mo kay George, imbawa. Ako talaga yung sample. Eh, sino? Sila. Kung sino man. Ilang. Di ba, ginamit mo kay George, pwede siya magka-wart. Mm-hmm. Oo, nakakahawa yan. Tsaka syempre, expiration date. Oh, yun. Mm-hmm. So, kailangan sa brushes, kailangan maintain mo yung cleanliness. Mm-hmm. Dapat iwawash mo every time you use it. Tapos, kasi pinamumugara ng mikrobi yun, lalo na fungal. Sa bagay, no, di ba, pinapatalastas nga yung sponge sa panghugas, kailangan antibacterial yung ginagamit, yung sponge pa, di ba? Ah, sa tubig. Oo, di ba? Tsaka dapat hindi siya nakababad sa tubig. Ah, okay. Kasi, at ako binababad ko yung brush ko. Saan pag nilalaban ko, pag nililinis. Masisira po yung bristles ng brush niyo. Oh, yun naman. So, dapat hindi nyo siya ibababad sa tubig. Papatuyuin nyo siya nang nakapantay siya sa table. Hindi siya nakatayo. Oh, kasi bubuke, no? Yes. Bumubuke siya eh. Pagka, yes. So, just get down the table. Hindi makarelate. Oh, kaya nga eh. Medyo nakikinig ako mo siya para... Pag nakatayo naman siya, yung glue naman niya, while basa yung brush, tutulo siya pabagsak. So, by the time na gagamitin mo na yung brushes mo, naglalagas na siya. Kaya dapat talaga siya flat. Gumubukan siya. Ah, okay. O ngayon, yung mga makeup na ginagamit, for example, foundation, eyeshadow, eyeliner,
Anong care niyan? How do you care for this? Like ako personally, yung mga foundation ko, pag hindi ko siya ginagamit, nilalagay ko siya sa ref. Foundation? Yes. Which liquid foundation, I mean, sorry. Ano naman ang... Well, actually, ako rin, yung mga... Siyempre, di ba, marami pasalubong. Eh, meron ka pang gamit. So, ang gagawin ko, nilalagay ko rin sa ref. Mga cream products. Lipsticks, para hindi siya napapanis. Lalo na sa amin, ginagamit namin sa mga clients, tsaka sa mga ibang... mga sa dami ng brides, sa dami ng debutantes. Mm-hmm. Talagang we use yung spatula, nagsiscrape kami doon, hindi yung directly yung brush to the lipstick. Kasi makakontaminate. Kasi alam mo, matatransmit mo rin ang mga other oral diseases and respiratory rin kasi diba pwede din dyan. Okay. So yun, that's another tip, no? So kung may mga liquid foundation, diba? Bilang yun lang yung na-capture ko ng maganda-ganda, mas maintindihan. Ano ba ako ng liquid foundation? Yung foundation ginagamit na sa face, di ba? Pero iba diba kasi kung foundation, may cake, may liquid, may cream. Aba, yun. Alam ko, may cream. Ang foundation ginagamit yung pang-cover ng face. Yung cake face ay yung bilog. Makeup base. Or square. Makeup ano base. Diba? Para mag-even yung color ng skin. So yun, tip ninyo yun ha, sa mga nanonood at nakikinig sa atin, kailangan mas maganda i-ref para mas magtagal. Huwag yung siyang paharawan. Liquid and cream. And cream foundation. Hindi ba tumitigas? Hindi naman po. Sa ref nyo lang po siya ilalagay. Ako nilalagay ko siya, sinaseparate ko siya sa parang maliit lang na Tupperware para hindi nangangamoy ulan. Oh, Doc, bago lang tayo magpatuloy, no? Para sa mga male viewers and listeners, importante din po ito sa inyo dahil pag mas matagal lang makeup, mas bawas sa gastos. Okay? So... yung mga eyeshadow, tsaka mga ano, mga blush on. Ano ba i-care yan? Kasi yung mga magad din na yung mga microbes. Yes, lalo na pag sanay kayong binabasa yung brush, tapos i-dip nyo siya doon sa eyeshadow powder. Usually, ang tinatagal niya mga 1 to 2 years for personal use. Pero like sa amin, example, yung mascara, sa mata po yun, di ba? Yung sinasabi nyo, yung na-mention nyo kanina, may kulite. Kami kasi, every 6 months, tinatapo na namin siya. Ah, kahit na may marami pang, hindi kahit, pa tuyo? Kahit hindi pa siya tuyo. Kasi ginagamit mo siya sa iba't ibang mata eh. Oh, I see. Ah, so every 6 months pala dapat tapo na yung mascara. Yes. Ang eyeliner namin usually, 9 months to 12 months lang. Palit na ulit. Nakasulat ba yung expiry date nun pag binili mo? Walang ganyan. Wala siyang expiration date. Pero kayo na lang. Pero generally 6 months eh, no? Sa amin po, yung mascara. 6 months yan. Kasi nga, kasi these are liquid eh. Liquid, cream. So, easily mag-multiply dyan ang bacteria eh. Meron, hindi mo maiiwasan. May fungus. Clients kami sa naluluha madalas. Mm-hmm. So, syempre, pag ginamit mo sa kanya yung brush, tas gagamitin mo sa iba, hindi mo alam kung ano yung nadadala mo. O, minsan, di ba, sa salon, next customer, may graduation. next, ikaw naman. Anong signs na nararamdaman ng individual para sabihin allergic siya dun sa makeup. Kunwari, pagka-apply mo nito. Nangangati agad. May nangangati agad. May nagre-react nga minsan yung brushing. Merong mga ibang sensitive na clients na yung pinang-wash mo sa brush mo, pag dinampi mo sa mata mo sa kanya, namumula agad. So you have to consider that. Kasi may mga ibang makeup artists na wala na silang time maghugas ng brush nila sa bahay. So may ginagamit silang parang alcohol-based na makeup brush cleaner. So, meron akong na-experience na isang beses dun sa isang kasamahan ko na nag-react yung client niya. So, talagang naghugas kami ulit ng face nung ginagawa niya kasi talagang namula. Ah, okay. So, pag namula. Nangati. Naghapdi. Mm-hmm. Kasi, di ba, kunwari kahit yung eye makeup mo, iba-iba kulay nun, di ba? Kunwari, nagagamit mo yung brown. Pero yung ibang kulay, hindi mo magamit, nangangati ka, mahapdi talaga sa balat. Di ba merong insan, kasi yung isang makeup ko, ganun eh. nagagamit ko yung bakit? Pero same brand, doktora. O same brand, isang anong tawag dyan, palette. Isang palette. Uh-huh. Yung palette, maybe. Yung brown nagagamit ko. Pero yung... O iba hindi. Yung white, hindi ko nagagamit. O yung parang ganun, parang frosted. Wala na bang pag-asa yun? Pag lumampas na? Wala nang... Huwag mo ipipilit. Kasi alam mo, pag pinilit mo, tapos ma-update, tapos pagagamit mo. Tapos malaki gastos mo sa allergy. Eksema. Eventually, abutan mo. Kasi repeated irritation, ibig sabihin, tapos namamanhit, nag-update, o nangangati, ibig sabihin, allergic ka dun.
So, habang tumatagal, gamit ka ng gamit, ang mangyayari, magde-develop ka ng thickening ng ano mo, skin. Manangapal yung balat mo, ibig sabihin, in-eczema ka na. Oo, diba? So, yun. Kung, kasi tapos kamot ka pa ng kamot, diba? Tapos nagluluha ka, naglulas, sisira lang makeup mo. Sayang din. Ibig sabihin, these are signs na allergic ka sa makeup. Or expired na yung makeup. Or expired na yung makeup. Okay. Expired so, na Doc. Oo. Mag-ano daw muna tayo? Hanap buhay muna tayo. Babalikan natin at magtutuloy tayo sa mga discussion sa pagbabalik ng Clinica On Air. Wow. This is H-Try TV. We're the passies, the cover-up. Don't forget, we're the bad guys. But you're going somewhere very bad to do something that'll get you killed. So was that like a pep talk? Oh, yeah! That's a great shot. Hey, I'm not a hugger. Suicide Squad. Only in cinemas. Mga loved ones ko, sobrang importante talaga nila sa akin. Kaya tuwing isipan ako, ni Josep, ayoko silang mahawa. Laging lola ko, since nawala yung mami ko, sana yung tumayong nanay ko. And yung mga kapatid ko naman, sila yung lagi kong kakulitan. Hira ko na nga lang sila makasama, ahawaan ko pa. Don't worry! Sagot ka lagi sa ginhawa ng NeoZep! Loved ones ko, di mahahawa. More of my ginhawa stories sa NeoZep Facebook. Trusted quality healthcare. Unilab yan. Great things often come from humble beginnings. In 1995, Aquabest was established with the simple vision of an Aquabest store in every community. Driven by passion and commitment, and guided by its vision, Aquabest soared to be the leader in its industry. Through the years, many things has changed. New ideas flourished as Aquabest went ahead and forged new ground, reinventing the way we see and experience water through technology. From a single store, Aquabest can now be found everywhere in the country. And now, a new chapter is ready to be written. New communities and trends may come, but in the end, the vision remains the same. Nasa loob ng isang gusali, gawin ang duck cover and hold. Habang lumilindol, yumupo o umupo, magtago sa ilalim ng matibay na mesa at humawak hanggang humupa ang lindol. Lumayo sa mga babasagin, gaya ng pintana, estante at cabinet na maaaring bumagsak. Pag humupa ng lindol, lumabas ka agad ng gusali at pumunta sa open area. Huwag gumamit ng elevator o escalator sa inyong paglabas. Sulin ang sarili at mga kasama kung may nasugatan. Maging alerto dahil maaaring magkaroon ng aftershocks. Tandaan, paghandaan ang sariling kaligtasan. Isang paalala mula sa 8Troy Media Broadcasting Network. Ugaliin kumain ng gulay at prutas araw-araw. Pampalakas ng resistensya at pampahaba ng buhay. Maligayang buwan ng nutrisyon mula sa 8Troy Media Broadcasting Network. The doctor is on air. Dito sa Klinika On Air, usapang pangkalusugan, ihahatid ang tamang gabay sa pangangalaga ng ating katawan. Klinika On Air, pangungunahan ng mga eksperto sa kalusugan, mga pinagkakatiwalaan at magagaling na doktor ng ating bansa. Okay, Georgie, meron kang balita dyan? Deo, para sa mga tagapanood at tagapakinig, no, or yung mga iba pang hindi pa, sabayan nila tayong napapakinggan at napapanood sa DCRJ 810 AM, no? Tapos sa cable sa 8Try TV Channel 7. And then pwede din silang mag-visit sa website na natin 8trymedia.com o i-like tayo sa Facebook at facebook.com/8trymedia. Uy, ano yung telephone number? Kasi baka may mga tanong sila na pwedeng mag-text sila sa 0917-798-8910. Okay? 0917-798-8910. Kung nanonood kayo... Dahil dyan, papalakpang dito. Kung nanonood kayo sa TV, makikita ninyo yan sa screen. Ano? Tapos, pwede ding follow us on Twitter at 8Try Media or Instagram, 8Try Media. Gusto mo ulit clap?
Okay na yun. Okay, okay. Uy, teka, mabuti ko na. Happy birthday, Tomas Cruz ng Las Piñas. Ay, happy birthday. Nakikinig kasi sa atin yun eh. Ewan ko lang kung magtatanong siya tungkol sa makeup. Oo, so kung may mga tanong kayo, mag-text lamang sa ating text line. Actually, ano yan? Kung paano pangalagaan ang balat mo at iwasang magkaroon ng sakit dala ng pag-makeup, ang topic naman natin ngayon. Yes. So, klinika on air pa rin. Mahalaga sa kalusugan. Diba? Sige. Kanina, pinag-usapan niyo yung mga dapat care nung gamit, no, para hygienic pa rin siya at safe, no. Ngayon naman, ang question is after mo mag-makeup, uwi ka na, tapos na yung event, ano naman ang mga tips na kailangan nilang malaman? Proper caring ng mukha. Well, syempre pinaka-importante dapat tinatanggal natin yung makeup natin. Mm-hmm. Sapat na ba na water lang? Lalo kasi may makeup na mahirap alisin. Yes. Hindi pwedeng hilamos lang. Hindi pwedeng hilamos lang. Talagang gagamit ka ng makeup remover. Oo. Mm-hmm. Miski eyeliner, yung mga eye makeup eh. Lalo yung mga eyeliner tsaka eye pencil. Mahirap alisin ng plain water. Meron pa tayong tinatawag ngayon ng mga cleansing oil. Yung ilalagay mo siya sa face mo, imamassage mo siya hanggang sa matunaw yung makeup sa face and then saka mo siya pupunasan. Actually ako, ang ginagamit ko, baby oil eh. With aloe vera. Kasi ang hirap alisin na eye makeup. So, ano yun? Oil dahil kumakapit doon ang well, mas madali makeup. Siyang umao. Mas madali siyang ialis. Alisin. Natutunaw siya habang nirarab mo sa skin mo. Hindi siya pwede ng sabon-sabon lang. Hindi siya nakukuha sa sabon. Ah, sino sabon? Ano ka ba? Sabunin mo yung mata mo, yung eyeliner mo. Mamumula na yung mukha mo, hindi pa siya natatanggal. Kung dyang timaintis ang tawag doon pagkatapos. Ano ba o, tapos, so gagawin mo yun. Yeah, lalo na yung mascara natin, yun ang kailangan tanggalin. Kasi para pagising natin sa umaga, wala tayong mga... Una-una mapupuwing ka. No, magtatawag natin doon, foreign body sensation. Mm-hmm. Di ba ibang tutulog, gusto nakamaskara pagising. Wish mo lang na hindi mapdi ang mata mo bukas. Ano yun? Hashtag, I woke up like this. So, talaga. Wish mo lang. Tapos ang comment, wish mo lang. Hindi, kasi ang mascara, di ba? Number one, ilalagay mo yan sa eyelashes mo. Yung eyelashes mo, may root yan. No? May source, may hair follicle. Hair yan eh, di ba? So, meron yung follicle. Kasi alam, may root yan. In between the follicles or beside the hair follicle is what we call sebaceous glands, no? Of Z's and mol, ang tawag natin doon sa ofta. Mm-hmm. Ngayon, pag nag-eyelashes ko o nag-eyeliner ka, mababarahan mo yung opening ng glands na yon. Kung saan lumalabas yung langis ng oil para lubricated ang mata natin. So, pag binara mo yun, nabarahan yun dahil naglagay ka mascara at saka ng eyeliner, mangyayari, magkakaroon ka ng kuliti. Yun ang cost nun, dahil nagbara. More commonly, sa English, Thai, or anong tawag dito, kuliti sa Tagalog. Mm-hmm. Yun. Kaya dapat alisin maigi ang makeup sa mata lalo. Diba? Maliban dun sa cost na yun, yung kuliti, ano pang pwede pag hindi ka nagtatanggal ng makeup? Tagyawat. Bakit? Hmm. So, ang kwento natin yan. So, bakit ka nagkakakotagyawat pagka hindi ka nag-aalis ng makeup? Lalo na pag ginamit mo thick concealers, no? Yung mga tinatawag naming full coverage. Ah, full coverage pa tawag. Parang news pa na yan. May full coverage na foundation, may full coverage na concealer. Ang mineral makeup kasi, doktora, medyo on the lighter version siya ng mga... Did you know that I read somewhere na ang mineral makeup do not penetrate the skin. It's just on top of the skin. That's why it feels light. Sabi ah. Kaysa sa yung mga full coverage. Kaysa sa hindi mineral makeup. Lalo na kung marami kang pores, no? Yung regular makeup. So ano nangyayari, ang pagka ang makeup mo hindi mo inalis sa magdamag, natulog ka ng may makeup, babara yun sa pores mo. Hmm. Pag bumara sa pores mo, mag-accumulate ang sebum na lumalabas dun sa pores or oil. So, ang mangyayari, tawag dito, pag bumara yung, nabarahan yung pores, mag-accumulate yung sebum sa ilalim ng balat, magkakaroon ka ng, mangyayari, magiging ano yung pimple. Diba? Yun. Blackheads, pimples, or that's inflammation na. Whiteheads. Okay. That's obstruction. Hindi makalabas yung oil. Diba? Meron bang nag-message? Meron do. At speaking of pimple, ayan, bago lang tayo, so sabi niya, ito ay message, tanong ni 0616, the last four digit ng number.
Pag may pimple ba? Well, speaking of yung pimple. Yung number na yan, hindi number na kakilala natin. Hindi naman ata. Ma-search nga mamaya. Pag may pimple daw ba, paano ba matatakpan? Since makeup din naman ang pinag-uusapan natin. Para i-camouflage treatment. Para sa akin, kung ano lang yung may pimple na part ng face mo, yun lang ang takpan mo. Huwag mong punuin ng makeup yung mukha mo. Kung mm-hmm. saan lang yung may part na gusto mong i-conceal, yun lang para yung balat pa rin natin nakakahinga. Pero anong gagawin alam niya? Alam mo kasi napansin ko, pagka naka may pimple ka, ang makeup hindi kumakapit. Ano mo, hindi siya nako-cover. Huwag mo irarab. Dapat dump mo lang ganun, di ba? Ipupush nyo yung product. Push ang product. Push ang product, hindi mo siya isa-slide using the brush. Mm-hmm. Diba kasi usually, ginagano mo yung makeup, di ba? Hindi. So tapos, dapat dinudutot mong ganun. Dab. Dab ang tawag dyan. Dab. Okay. Ano yan? Ano yung ina-apply mo? Concealer. Concealer muna. Yes. Hindi nga pala niya alam. Hindi ko alam, syempre. At baka hindi nila alam, kaya nagtatanong yung ating viewer. Hindi nga pala niya alam, pinag-uusapan natin. So, concealer, tapos yung makeup na. Yes, pwede ng powder. So, ako kasi based on my experience, pag naglagay ako ng foundation, kung na-cover naman na yung mga gusto mong i-cover sa face mo using the foundation, okay na, diretso ka na sa powder. Pero pag may mga konting chismis pa sa mukha, saka ka mag-spot concealing using the concealer para hindi makapal na makapal yung makeup natin. Ay, ang question ko pala, Carla, pag mapula ang mukha mo, di ba may mga, parang parating mapula yung face, no? So, ano ang ginagamit na foundation dyan? Meron kasi kaming tinatawag na correctors, doktora. Oo. Meron kayong nakikita na primer. Alam niyo yung primer, di ba? Yun muna yung nilagay. Ang dami pala yes. nito. Okay. Para siyang ano. Para hindi nga ka-complex yan. Para okay. kang nagpipintura ng bahay, kailangan mo munang maglagay ng primer Aba. Sa mukha. Okay. Para yung foundation na ilalagay mo, nakakapit siya. So, Aba. Meron hindi kami lang pala foundation yan agad. May tinatawag kami ng mga correctors. Like, kung gusto mong i-conceal yung redness, meron kaming ginagamit na green corrector. Ayun nga eh. So, pag red ang face mo, or kahit anong reason, yes. pwede ka mag-green. Sabi, ang tanong ko kung ako'y ordinaryo lang na hindi ako professional makeup artist, ganun din ba ang kailangan kong gawin? Well, kung hindi, kung wala tayong masyadong budget, ang kailangan lang natin bilhin, mismo yung pinaka-foundation, yung liquid foundation na ilalagay natin, dapat kakulay na natin. Mm-hmm. Minsan hindi kasi, maputi yung mukha. Hindi nakaluto brown yung mukha. Yung mahirap yes. yan ah. Kasi ano, mahirap mag-blend. Mahirap mag-blend. Kaya ang ina-advise ko rin, dapat pagbibili tayo, hahanapin natin yung yellow undertone na foundation. Hindi siya pink. Minsan kasi sasabihin sa atin, ito ang bilhin nyo pink para nagpipinkish kayo. Mm. Hindi po totoo yun. Magkukulay abo tayo. Mm-mm. Aba, gray na. Gray. Okay. Hindi sa TV nga pag ano, masyadong ano, alam mo minsan ang pula-pula mo na ang puti pa rin sa TV eh. Dahil sa flash tsaka sa ilaw. Sa ilaw, flood talaga ng ilaw yung mukha mo eh. So pagka red, green foundation. Tapos mix mo siya ng konting-konti doon sa foundation mo. Tapos generally, sa Pilipino, pagka naman, pagka medyo morena, talagang dapat medyo darker yung ano, di ba? Yes. Tapos, pag morena ka ba? Ay, teka nga nasabi, di ba nagbe-blend nga yun? Sabi nila, i-base mo daw muna ng darker and then yung... Bago yung lighter. Lighter. Totoo po yan, doktora. Tama po kayo. Hindi siya yung lighter. Tapos pag nakita mo, lutang yung mukha mo saka doon sa leeg mo. Saka mo papatungan ng maitim na foundation. Mahirap na siya habulin. Tama si Glorious. Extra pa si Glorious. So to answer the question, paano natakpan ng pimpot, i-dab ng concealer. Saka mag-makeup. Okay. Saka mag-powder. Powder. Ayan, so I hope nasagot namin na 0616. Okay, so mabalik tayo dun sa, ayun, naglinis ka kasi kailangan para maiwasan yung pimple. Ano pa after? Anything? Tsaka hindi, pagka daw hindi ka nag-aalis ng makeup, hindi daw, pag hindi mo inaalis ang makeup mo pag bago matulog, you keep it on your face, ang problema dyan, mas mabilis kang tumanda. Kasi hindi nakakahinga yung balat. Balat. Hindi maganda, hindi nag-flow maganda yung blood. Kasi nga na-obstruct ng mga napakakapal na foundation. Mm-hmm. Ano na yan? Yung sa gabi, ang lalagay dyan mga night cream. Yes. Diba? Skin care na. Okay. Sige, anything? Ano pang masama epekto ng hindi nagtatanggal ng makeup aside from those risks? Yung pimple, yung kulite na pinag-usapan natin kanina. Tapos you'll age faster. You'll age faster. Tapos madudumihan yung ulan. Yes. Maliban dun, ano? Anong pinakamasama dun eh? Lalo na kung... Ay, hirap kaya alisin ang mancha niyan. Oh, mahirap ng tanggalin sa mukha. Lalo na ang cream siya.
Okay. Sige. So yun so far. Yes. Okay. Mm-hmm. Dok. Ngayon, merong bago. Mm. Diba? Ano pa bang mabago sa makeup ngayon? Ano? Bukod sa mineral. Is there anything new with maganda yun, may vitamin E yung makeup mo. Kasi anti-wrinkle yan. Meron na kami tinatawag ngayon na face blur cream. Face blur cream? So naku, hindi ka na makikita sa picture, Dok. Oo, wala na yung face. Puro eyes lang. Tsaka almond. Yun yung mga trends ng mga Korean na ini-introduce nila ngayon sa mga skincare nila. Kumbaga, bago ka maglagay ng foundation, kung madadala lang naman yung mga imperfections natin sa face, using yung skincare na yun. At kasi gusto nila light lang yung face nila. Mm-hmm. Hindi sila masyado ma-makeup. Mm-hmm. Kumbaga, gusto nila nakikita talaga yung balat. Mm-hmm. So, more on skincare ang mga Koreans. Ah. Oh, pero, di ba, may ang Koreans... Dok, generally ba, based on your experience, kasi ba you have a training ng mga Korean experts, diba? Ano yun? Mas genetically ba, mas maganda yung skin nila? Kaya madaling magano yung makeup? Hindi. Or it's really their practice? Number one, not all of them. Siguro yung ratio na mas na sa Pilipino at Korean na may magandang balat, diba? Mm-hmm. So, out siguro, three Koreans out of every one Filipino. Has a better skin. Kaya lang, pero hindi ano. Hindi kami, general. No, marami na sa kanila may matagyawa. Blemish. Kaya no, 3:1. Tatlong Korean, one Filipino, mas maganda ang skin. Or maybe 2:1 pa nga. Kasi okay. Based on my experience sa clinic namin dati, siyempre, kumikita yung natin, di ba? Mm-hmm. So, ibig sabihin, marami sa kanilang blemish. Speaking of, kasi tinatanong ko, I'm curious, dahil di ba, nag-uusap tayo makeup. May makeup ba para sa oily skin, sa dry skin? May ganun din ba? O pare-pareho lang yan? Meron. Sa foundation, di ba? Or sa ano? Sa cover. Sige nga ma'am, pa-explain nga, Carla. Meron kaming tinatawag na water-based makeup. Merong silicone-based makeup. Pag may allergy ka sa silicone, syempre, ang gagamitin mo yung water-based makeup. So, kung oily skin ka, ang gagamitin mo naman yung oil-free makeup. Depende pa rin sa skin type mo. Alam mo, silicone kasi has now been established to be effective as an anti-aging compound. Kasi, diba, depende ko anong silicone yun eh. Pagka dapat water-based yung silica. Para maging May nagre-react po kasi doktora eh. Kasi pag hindi kasi marami na studies eh pag water-based yung silica effective siya as an anti-aging and skin healthy agent or compound. Okay. Sige. So ngayon ano yung pinagkakaguluhan ng mga tao? Ano ba trends? Ng mga babae o may lalaki ba? Meron. Oo. Siyempre, pag groom, di ba? And ano, siya mo kailangan. Alam mo ko ano? Microblading. Oo nga eh. Microblading. Alam mo, nung una ko narinig yan at sinabi mong topic natin ngayong gabi yan. Alam mo, ninja. Oo. Or akala ko may mga incision sa mukha. Biglang naalala ko, microneedling ba to? Iba pala to. I mean, dun sa mga, di ba, may needle sa face, no? So, microblading. And expertise ni Carlan. Oo, isa sa pinag-aralan mo to, no? Sige nga, Carlan, ano ba tong microblading na to? Well, kasi short intro lang kung ba't ako napasok rin sa microblading. Kasi di po ba pag nagme-makeup tayo, yung kilay natin, yun yung nag-frame sa face natin. So, very important siya na maayos siya. Minsan, ang ganda-ganda ng lipstick natin mapula, pero yung kilay natin hindi ayos. So, pag tiningnan mo yung mukha ng tao, parang hindi siya balansyado. So, ngayon, pumasok dito sa industriya natin ngayon yung microblading. Ang microblading o tinatawag namin na eyebrow embroidery, semi-permanent makeup siya. Semi-permanent tattoo. Mm-hmm. Semi-permanent tattoo. Semi-permanent tattoo. Tattoo is permanent. Yes. This is semi-permanent. Semi-permanent siya. Ang pinagkaiba namin sa tattoo, yung tattoo kasi, gumagamit na sila ng parang machine eh. Mm-hmm. Meron silang inaapakan. Mm-hmm. Kung familiar kayo sa mga tattoo artists, may inaapakan sila na parang machine. At saka, ang pagkakaalam ko lang is yung penetration ng needle sa balat. How deep? Mm-hmm. Mm-hmm. Mas deeper. Ang tattoo eh. Yes. So, yung ink, mas longer. Mm-hmm. So, itong microblading, may ink din ito? May ink rin kami. Meron din kaming blade. Ang ginagamit namin, pen. So, gumagamit kami ng special pen na may blade. At isa-isa naming dinodrawing yung
hair-like strokes, hair-like strands sa kilay. Yung pin is sharp. Yes. So, technically, you're causing a scar? Yes. Pero kami kasi, ang needle lang namin, ang penetration ng needle is 0.8 millimeters to 1 millimeter lang. Ah, superficial. Yes. O, teka, tuloy-tuloy natin yan mamaya kasi, ano, may signal. Okay? Nabalik tayo. Break at last. This is paradise. Experience the movie that's being called terrifyingly good. The best shark movie since Jaws. It's an edge of your seat gem. The Shallows. This is paradise. Experience the movie that's being called terrifyingly good. The best shark movie since Jaws. It's an edge of your seat gem. The Shallows. Sweat, you lose more than just water. Gatorade rehydrates, replenishes, and refuels what's lost in sweat. For better performance, nothing beats Gatorade. Magkikang makapit, mag-dishwashing na Zuli! The way that Zuli, I found the one. Ang gazebo pati lansa. Mga loved ones ko, sobrang importante talaga nila sa akin. Kaya tuwing misipan ako, ni Josep. Ayoko silang mahawa eh. Laging lola ko. Since nawala yung mami ko, sana yung tumayong nanay ko. And yung mga kapatid ko naman, sila yung lagi kong kakulitan. Hira ko na nga lang sila makasama. Ahawaan ko pa. Don't worry! Sagot ka lagi sa ginhawa ng Niyosep! Loved ones ko, di mahahawa. More of my ginhawa stories sa Niyosep Facebook. Trusted quality healthcare. Unilab yan. Isa sa may tuturing kong defining moments in my career. Bilang isang mamamahayag, ang ating ginawa ang pakikipanayam kay US President Barack Obama is ito sa ating mga naging challenges. Sa grupo ng mga international media na naroon sa Oval Office ng US President, tayo ang kaisa-isang media man na nakapagtanong kay US President Barack Obama na naganap sa White House, Washington, D.C., Amerika. Dizial J. Radyo Bandido, alas 10 umaga Lunes hanggang Biyernes, ang iyong kasangga, Ray Lami. This program is brought to you by 8 Tri Media Pro Incorporated. The doctor is on air dito sa Klinika On Air. Usapang pangkalusugan, ihahatid ang tamang gabay sa pangangalaga ng ating katawan. Klinika On Air, pangungunahan ng mga eksperto sa kalusugan, mga pinagkakatiwalaan at magagaling na doktor ng ating bansa, respetado at kinikilala sa kani-kanilang larangan sa medisina. Dr. Charlie Mendez, Dr. Ray Salinel Jr. at Dr. Edwin Bien. Klinika On Air, makinig Lunes hanggang Biyernes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi dito sa DZRJ 810. Hatid sa inyo ng 8 Tri-Media Broadcast. kanina pinocompare natin yung microblading sa tattooing, di ba? Oh, at sinabi natin na temporary. Ang tattoo ng bros. So, ang microblading, hindi siya, it does not apply to eyeliner? Meron din po siya. May eyeliner tattoo na rin po tsaka lips. Using microblading? Hindi. Ibang, mas tattoo siya. Mas ibang permanent. Ibang tool na po ang ginagamit doon. Pero pag sinabi mo microblading, specifically eyebrow. Yes. Kasi yung strokes niya parang... Parang buhok. Paano ba gawin yan? Sige nga, kwento mo. Para siyang buhok. Well, so yung first procedure namin, bago namin gawin siya, sinusukat muna namin yung kilay.
meron kaming ginagamit na tool para mm-hmm. masukat yung symmetry ng face. Mm-hmm. I'm not particular with the other artists, pero yung natutunan ko, meron kaming ginagamit para masukat natin. Kasi di po ba, doktora, ang face natin, hindi talaga siya patay. Yes, oo. So, may at mataas yung concern na, sa pasyente. Yes. So, ginagamit namin siya para mapantay namin. After namin madrawing yung using this pencil na para siyang makeup, parang eyeliner, saka namin, nilalagyan namin ng numbing cream, pang pamanhid. Mm-hmm. Kasi may slight discomfort kang mararamdaman. So, may pencil para i-drawing muna? Yung outline nung kilay. Yung sa labas lang, bago mo siya sulatan. Mm-hmm. So, after nung numbing cream, pag nag-kick in na yung product, yung pampamanhid, saka namin siya sinusulatan, dino-drawing. Using the pen. Manually. So, isa-isang buhok po yun. So medyo matagal din ito. Gaano ba katagal ang procedure? Usually 3 hours. Kasama mong aantayin yung pangpamanhid na 30 minutes. Yes, mga cream. So, cream muna, tapos... Saka namin ginagawa yung procedure. Okay. Anong chances na magkaroon ng scarring? Yun nga po yung sinasabi ko. Kasi mababaw lang yung pagkakasugat namin. Pag nilaliman mo kasi siya, doon na siya magkikiloid. Kasi di ba minsan ang babaw lang pero nagpe-peklat, di ba? Mm-hmm. Kasi nagkasgas ka lang. Minsan may peklat na streaks yun eh. Mm-hmm. So, actually, generally, ng objective nyo rin, di ba? Yung injury na yun, na mababaw lang. Oo. Papasok dun yung ink. Yes. Para magkaroon ng semblance ng buhok. Ng buhok. Para magmukha siyang hair. Diba? After ng unang pass, yung second and third, yun na yung pinapasok namin yung ink. So, kung ano yung unang sugat namin, babalikan namin siya ng 2 times o kaya minsan hanggang 3 beses. So, meticulous yun, ano? Ganun siya meticulous, ganun siya ka-tedious. Okay. Now, sabi natin kanina, versus a permanent tattoo, this is temporary. So, matapos... It will fade. Gaano naman yan katagal? 2 years. 2 years mag-fade na siya. Magla-lighten na siya. So, kailangan mo na siya i-retouch. Actually, maganda rin yan eh. Alam mo kasi pag nakatattoo ka, tapos nag-age ka na, tumanda ka na. Dati yung tattoo mo nandito. Diba? Nandito na. Lumilipat. Lumilipat, bumababa. Oo. Yung dating kilay mo, lips na. Diba? Yung disadvantage yung tattooing. Tama po kayo, doktor. At least, so, maganda rin yung nag-fade siya. Kasi pag permanent, diba? Maisusunod mo doon sa actual na totoo po. Kilay mo. Na masusunod mo doon sa level. Anatomy ng glow mo at your age during that time. Oo, kasi minsan ang taas-taas pa ng ano mo, no? Mm-mm. Diba? Ah. Lumalapad na yung in between your eyebrow and yung mata mo. Nagdudrop na yung skin mo sa mata. So, pag nag-ano na siya, nagdudrop din yung tattoo. Sila-sino ba 'to? Naging eyeliner name, bro. Bro tattoo. Sila-sino ba 'tong mga candidate nitong microblading? Pwede. Magandang tanong siya kasi yung sa akin kasi hindi rin kami basta-basta gumagawa ng microblading. Mm-hmm. Like keloid former pwede. Ano po, doktora? Keloid former. History, family history ng keloid. Kino-consider po namin once na you have yung previous tattoo. Pag nakaangat na siya, nag-keloid na siya, hindi na namin nilalagyan. Kasi no sense hindi mo na makikita yung strands ng hair eh. Actually, alam mo, keloid is rare sa mukha. Bira. Kaya, hindi ba napansin? Nagpipimple sa face. May keloid dito. Nagpimple din, pero nagkeloid sa dibdib. Pero sa face, ano? Nagpimple din sa face, pero walang keloid sa face. Hindi na sa dibdib. Diba, merong signs of predisposition din yan eh. Kung saan prone mag-keloid ba? So, sino? Hindi rin namin ginagawa agad-agad yung may mga heart problems, yung mga nagtitake ng mga meds na umiinom ng thinner, yung blood thinner. Dahil? Kasi madugo siya. Sayang. Yung kasama dyan is those who take vitamin E. Kasi very thin ba yung Tapos yung mga kumiinom ng garlic at saka ginkgo biloba. Kasi yung ginkgo biloba at saka vitamin E, yes, aspirin-like properties is when para sa blood thinner din. Mm-hmm, pinapalabnaw din yan dugo. Mm-hmm. Tsaka yung mga epileptic po, yun, hindi po namin siya ginagawa. Yung mga cancer patients, dapat cleared muna sila from yung chemo. Sila yung exception. Yes. Ano mo, bakit yung epileptic? Pregnant women, of kasi course. Kasi epileptic, pwedeng mag-induce ka ng epilepsy, siguro dahil sa trauma. Tapos yung, syempre, pregnant. Mm-hmm. Bakit sa pregnant? Sa pregnant kasi, pag maaga pa, kung first trimester, pwede ka mag-induce ng labor, ng abortion. Because of the pain from the
no, or whatever discomfort that they will experience, mag-induce ka ng contractions ng abdomen. In the same manner, pag last trimester din. Although, doktora, yung ink kasi na ginagamit ko is made from germanina. Tsaka diba ano yan? Organic? Yes, organic. Alam ko, organic. Kumbaga, wala na siyang iron oxide content. Oo. Oh. Na pwedeng ang hindi kaya lang namin hindi ginagamit sa mga buntis kasi yung ginagamit namin, naming cream. Ah, dahil doon. Yes. Okay. No, kung ako, magpapagawa ko, para ano? Anong, maliban syempre sa tattooing, ano pa, meron pa bang ibang problem sa brow? It makes it look good? Kunwan na burn yung brow mo. Oo, or asymmetric siya, yung kabila, walang kilay. Di ba may manipis na? Masasolusyonan din ba yan? As we age, sa mga lalaki. Meron din sa mga lalaki. Kasi as we age, di ba, numinipis. Numinipis yung kilay natin. Kung mga may hair loss, meron ding ano. Kasi naka-break, nung naka-break tayo, I was asking her if the same yun dun sa isang center. Kasi when I was in Singapore, tinanong namin, may OFW akong gumagawa ng procedure. Tinanong ko sa Singapore, ano yung ratio ng lalaki at babaeng nagpapaganoon ng procedure? 60-40. 60 babae, 40% na karami yung lalaking nagpapaayos. Para lang maganda yung kapal daw, yung ano yun, gay or men. Straight. Singapore men. Straight. Ah, sa Singapore? Mm-mm. Ah, talaga? Sa Pilipinas, kumusta ang practice talaga mostly babae. Babae. Mm-hmm. Gusto nila yung pagising nila, may kilay na sila. O kaya yung mga walang kilay na ginagamit lang mga eyebrow products. Pinatamad na silang mag-ganon, ano? Pag nag-swimming ka, nawawala. Hindi, kasi pag hindi ka magaling mag-makeup o hindi ka maglagay ng eyebrow, frustrating yun sa babae. Yes. Mm-hmm. Frustrating. Oh. Parang naka-stencil ka, ano? Hindi ka marunong. So, kung yeah, kaya yung mga nagpapatato ng babae, or magpapa-microblade na sila ngayon, will be very happy to have an eyebrow upon waking. Yun yung sinasabi mo kanina, may George. Character I agad. Like this. Ayun na yun. So, okay na. Okay, character na, agad yun. Diba? Anong-ano yan? Anong Complications? May downtime ba yan? Wala siyang downtime. Ano lang siya? After the procedure, meron lang kaming nilalagay na parang special cream. After that, 24 hours namin hindi pinapabasa yung kilay. Okay. After 24 hours, pwede ka nang maligo, pero 7 days, hindi mo siya lalagyan ng kahit anong products. Kasi makeup, creams, 7 days, IPL, yung magte-train ka, excessive sweating, magsuswimming ka, iwasan mo na kasi may within sugat that 7 days? Yes. Okay, habang nag-heal. Nagsiscab din ba yan? Opo, doktora. Kasi ang tattoo, nagsiscab din. Oh. After 24 hours, kumakapal pa siya lalo. Oo, kasi because of the scabbing. And then after 4 days, may scabbing na. Sabi mo kanina, no, Carlan, 2 years? Yes. After a year, hindi siya kailangan pumunta sa iyo para magpa-touch up? Yung minsan, lalo na yung mga mahilig magpa-araw, yung mga hindi mahilig gumamit ng sunblock, 8 months pa lang nag-fade na siya. So, pwede mo na siya ipa-retouch. Nag-fade siya sa sun? Opo. With sun exposure? Kahit ano namang tattoo, doktora, pati yung permanent tattoo. Basta na sun exposure ka, dapat nilalagyan mo siya ng sunblock. Kasi nagla-lighten siya eh. Nag-evaporate ba yan? Nag-vaporize ba yan? Ang nag-react yung pigment sa ano? Sa skin mo na? Parang yung 7 days na sinasabi natin, iwasan natin na mabasa o kaya excessive sweating. Kasi di po ba, pagbukas yung pores natin, parang ilalabas niya rin yung ink. Mm. So yun yung iniiwasan natin. Parang nadidilute din yung ink. Yes. Yung concentration niya nababawasan. That's ironic. Kasi di ba, pag nasa araw ka, yung ano, balat mo nangingitin. Yung tattoo mo, nagpipade. Bakit gano'n? Pala yun, Dok, pag naka-permanent. That's not ang hirap nun, yung tattoo mo nagla-light, umiitim yung ibang parte ng mukha mo. Oo, no? Oh, diba? Hindi fair yun. Kaya mag-sunblock. Yes, sunblock pa rin talaga. Imagine mo, naging mag-sunblock. Ano tawag dito? Mahal ba yan? Oh, anong price range? Range na lang, kung range. Specific. The average. Average, 10, may alam ako kasi na nagsisingil lang 40,000. I know, alam ko. Pero usually nasa 10 to 20. 10 to plus 20. One free retouch. Paano pag may magsabing, oh, dito sa akin 5,000 lang, pagkakatiwalaan ko ba yun? Depende na lang po kasi sa kasi yung tinta niyan medyo mahal din, dahil organic yan eh. Okay. Sige nga. So, pag in-offer ng 5, that is very nakakatakot, no? Oo, kaduda-duda. Kasi nga mahal yung tinta. Actually, may nag-o-offer nga raw ng 3,000. Tapos yung blade niyan,
Diba? Oh, you have to practice pa rin syempre yung mga blades mo, disposable siya lahat. Oo. Sige, so, speaking of which, dahil investment yan, 10 to 20,000 for example, ano ba, anong mga kailangan kong hanapin? Characteristics, credentials. I-warn mo rin yung public na. Oo. Ano dapat, kailangan? Dito kasi sa atin sa Pilipinas, hindi kasi tayo, hindi tayo masyado aware dun sa mga certified na artist eh. Pero meron namang iba na kahit hindi siya certified, eh, mahusay naman. May mga from makeup, tulad ko, galing ako sa pagme-makeup, napupunta ako sa microblading. So, kumbaga, from there, magiging kampante ka na masya-shape niya yung brows mo ng maayos. Sa symmetry ng mukha mo. And ang i-consider mo na lang yung ink na ginagamit, tsaka yung place niya kung malinis. Kasi syempre, open wound yun eh. Oo naman. Infection. Yes, infection pa rin. Kapag magkatapos ng kwari, nagpa-microblading ng isang tao, anong mga what should they watch out for? Ano kailangan nilang tinghanapin, bantayan sa site ng treatment para malaman nila na, okay ako, oops, mayroong infection, anong mga dapat iwan? Meron namang binibigay na mga parang list yung artist. So, from there, makikita mo na, okay tong artist kasi hindi siya yung tipong tatanggap lang ng clients, gagawin niya agad para lang kumita. So like kami, kino-consider namin yung mga pwede, yung mga pwedeng gawan, at saka yung mga hindi po pwede. Kasi once naman na nagka-problema na, ikaw yung hahabulin ng kliyente. Mm-mm. Pero pagka mga signs and symptoms of inflammation. So, kunwari nag-microblading ka, watch out for excessive redness. Kasi hindi lang yun, doktora, yung pag sobrang lalim yung hiwa. Napalalim. Sobrang dugo niyan. Oo. Excessive bleeding. Excessive bleeding na. Oo. Matataranta ka na niyan during the procedure. Tapos, pagka merong serous discharge o may lumalabas sa sugat. Yes. Mag-allergy ka rin ba yan, Doc? Potentially, pwede ka mag-allergy sa... Hindi kasi nga organic yung itinta nila. Yes. Yung metal, no heavy metals yung... For if they use a different ink, gumamit sila ibang tinta. Pag organic, less ang likelihood ng... Yeah. Para siyang mineral makeup. Kaya wala na rin siya yung mga old tattoos dati na parang nag-green. Hindi na nga uso ngayon. Pati biski naman sa mga regular tattoo. Ngayon, hindi. Meron pala yun, nag-green na tattoo. Ah, nagiging green. Yung brown dati, black mong tattoo naging green. Sabi mo na, ba't ganyan yung tattoo mo? Uso. Pagka nag-green na siya, after 5 years, ang uso na green tattoo. O sa mga nagpakinig natin, ha, kung meron kayong katanungan sa microblading o pahabol na question sa makeup, pwede pa rin kayo mag-text sa text line natin 0917-798-8910. So habol-habol pa, meron pa tayong few minutes. O baka mabuso ng ano, Carlin, saan ka ba na? Oo, paano ka nila makontahan? Right now, yung shop ko is nasa Malabon pa siya. Soon, lilipat ako ng Quezon City. Oh, meron ka bang email, Twitter, o Facebook na pwede lang puntahan? Pwede nyo i-visit yung website ko, www.carlanteng.com, or hanapin nyo lang ako sa Facebook, Carlanteng. Carlanteng. Yes. Okay. So, pagpunta nila sa Carlanteng, ang nakalamat, Carlanteng Sandaan. Sino kaya ito dito? So, basta www.carlanteng.com. So, ako yung nakarabbit. While you're doing microblading, you're still doing professional makeup. Yes. Paano mo ina-address ang inflammation or infection in case oral antibiotics and ano din, or you refer them na lang? In the event that. So far kasi, doktora, pag nakikita ko palang naalanganin na, hindi ko na siya tinatanggap. Humihingi na ako ng doctor's recommendation. Alam mo, isa pa dyan, ano mo, yung allergies, yung mga eczema dito. Dermatitis. Hindi pwede. Yes, hindi po pwede. Kasi, predispose means sa infection after. Diba? Pag may nunal, hindi rin namin siya sinusugatan. Iniiwasan namin yung nunal. Pwede yung may nunal, pero iiwasan mo lang yung lokasyon ng nunal. Yung location ng nunal. Paano pag malaki yung nunal, Doc? Ay, di iwasan mo, iwasan mo yung bro. Gano'ng kalaki ba yung nunal na pinag-usap? Ay, bawal lang, diba? Meron po, doktora. Hindi na niya kailangan mag-microblading. Para na siya may bro nun. Hindi, circle lang, konti lang dito. Paano yung ibang part? Diba? Pero, iiwasan mo na nga lang talaga. Kasi injure mo yun. Oo, iniiwasan talaga. Pwede namin. Pwede mo mag-induce ng... Imbis na mapaganda ka, iba yung nangyari. Pag in-injure mo yun, pwede mag-inflame. Mawawalan na ako ng trabaho. Oo. Pag nag-inflame yun, pwede maging cancer yun.
Diba? Ayan. Kasi yes, sinromatize mo yung mold eh. Diba? Imbes na nananahimik yung nunal eh. Oops! Okay! George! So, over time na yata tayo. Okay. Miss Carlin, thank you very much. Thank you, girl. Thank you for having over me. Yes. Tapos, we'll see you again Thursday next week for Dr. Cecil Katapang and George Ryan George edition of Clinica on Air. George, magbabalik ka na. Yes, maraming salamat at magandang gabi ka, Clinica. Oh, bye! The doctor is on air dito sa Clinica on Air. Usapang pangkalusugan. Ihahatid ang tamang gabay sa pangangalaga ng ating katawan. Clinica on Air. Pangunahan ng mga eksperto sa kalusugan, mga pinagkakatiwalaan at magagaling na doktor ng ating bansa. Respetado at kinikilala sa kani-kanilang larangan sa medisina. Dr. Charlie Mendez, Dr. Ray Salinel Jr. at Dr. Edwin Bien. Clinica on Air. Makinig Lunes hanggang Biyernes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi dito sa DZRJ 810, hatid sa inyo ng 8 Tri-Media Broadcasting Network. 8 Tri-Media Pro.